Hi, Kidlat! I'm back! I'm your dad! I'm gonna teach you a new word that you can also use to call me! You can call me Daddy! Mommy! No, Mommy! Not Mommy! You can call me Daddy! Daddy! Very good! Okay, Kidlat, today I would like us to dance. Can you do that for me? No. Let's dance. Dance. Dance, dance, dance. No. What? You can't dance? Hindi ka pwedeng sumayaw? Why? Yes. You have a problem? Let Daddy help you. I can fix it. Akong bahala sa'yo! Masakit ba ang iyong ulo? No. No? Do you have a toothache? No. No? Ano kayang problema ni Kidlat? Ba't hindi siya makasayaw? Kailangan ko pang mag-observe. Tara, samahan niyo ako. Hanapin natin ang dahilan kung bakit hindi makasayaw si Kidlat. Let's go! Nasaan kaya dito ang unang ulo? Clue! May clue? Asan ang clue? Nandito? Dito! Wow! Good job! Ang galing mong maghanap! Tungkol saan kaya itong clue na to? Basa? Bawal siyang sumayaw dahil basa! Baka madulas siya? Parang hindi. Maghanap pa tayo ng clues. Let's go! Naghahanap ng clues. Ang ganap ng clues. Ang dada naghahanap. Clues, clues, clues. What? Meron na namang clue? Asan ang clue? Uy! Ito yung pangalawang clue. Dede! Dede ni Kidlat! Pero, wala namang bawas. So, ibig sabihin, hindi siya yung matapon. At hindi rin ito ang dahilan kung ba't ayaw niyang sumayaw. Hindi siya madudulas dito. Ano kaya itong problemang ito? Kailangan ko pang maghanap ng clue. Maghahanap ng clue. Ang daddy mo maghahanap ng clue. Ang daddy mo para mayayakap. Sumayaw! Clue! Oh, meron na namang clue? Nasaan ang clue? Oh! Nasa likod ko! Oh! Andito pala ang clue! Natatakpan ko! At ang third clue natin ay isang batang umiiyak. Ano kaya ito? Ngayon kumpleto na natin lahat ng clues. Oras na para isuntong sa pamamagitan ng lohika! Isusolve na ang problema para talagang makasayaw na kami! So meron tayong basang sahig, dedeng puno, at batang umiiyak. So kung basa, pero hindi dahilan ng dedeng natapon at siya ay malungkot, nasa kanya ang basa! Ang kanyang diaper! Kailangan magbalik ng diapers? Nako, dapat pampers ang gamit para hindi magka-problema sa basang diaper. Yes! Magpapalit ng pampers! Now na! Tada! At dahil usapang pampers tayo, alam niyo ba na ang pampers absorbs as much as 2 times ng competitive diapers? Kaya talagang safe na safe at talagang walang leak kay baby. At syempre, iwas rashes din dahil sa lotion with aloe ng pampers! And did you know that pampers has millions of super absorbers? Kaya mas madali na ma-absorb ang iyi and you will be more protected. Kaya super sulit talaga! Kaya naman talagang smooth at good night at happy playing lang ang inyong mga babies. Kaya ano pang hinihintay nyo? Say hello to Pampers!
Ngayong nakapagpalit na siya ng Pampers, siguro naman pwede na kaming sumayaw! Tahan namin lahat ng mga mommies, daddies at babies para mag-join sa first ever Alo World Experience ngayong November 25 sa MOA Music Hall. Libre lang pumasok at may chance para makakuha ng new Pampers pants with lotion with Alo for free. Magdala lang ng any other diaper pack at ipagpalit na yan for Pampers. May food, fun activities at bigating celebrities. Kita kids! So guys, nandito kami sa isang episode ng aking vlog. Siyempre yung mga vlog ko para namang mga walang maaambag sa lipunan, kumbaga. So ngayon, ba't natatawa-tawa ka? Eh, ikaw ang editor, ikaw nagbibigay sa akin ng mga gagawin. Nandito tayo sa punto ng buhay ko na siyempre may mga anak na kami dito. Kailangan namin ng emergency rescue. Emergency first aid. Ano bang magandang term? I-text ko na lang. Yan. So! Ate, ano yung kaka dito? Si Ate Akari, mag-CPR. Nag-tutor. Puro kalandian, hindi tayo matututo niyan. Ate, parang ayoko na ipagkatiwala ang anak ko. Paano? Ako ang bahala sa'yo. Ngayon, sige, mag-swimming ka. Kaya kitang buhayin. Ang tanong, kaya mo buha kong iahon muna sa tubig? Pinag-uusapan nila paglasing daw. Alam mo yung tanong, baby shark. Baby shark, tut-tut. Ay, naiba po. Huwag mo isama yung dot-dot-doro. Baby shark, dot-dot-doro-dot-dot. Baby shark, dot-dot-doro-dot-doro. Baby shark, dot-dot-doro. Di ko pwede, masisi kong bakit. Pero gano'n po ka-importante na kalmado ka? Nung tense tayo, hindi natin na i-deliver yung proper. So, iabot ko na lang po sa hindi kabado siguro. Okay guys, nandito tayo ngayon sa isang serye na kung saan matututunan natin ang mga pinaka-importanting dapat matutunan in case of emergency. And nandito si Sir Kevin, mula sa Brigada 11 Fire and Rescue, San Bali. So, pagdating sa isang accidents or hindi inaasahang pangyayari, nagpa-panic tayo. Ano ba yung panic na tinatawag natin? Panic stands for people are not informed correctly. So, kung knowledgeable tayo, alam natin kung ano yung gagawin natin. So, bakit ba tayo magbibigay ng CPR? Sa pagbibigay ng CPR or continuous chest compression, ano po ba ang binubuhay natin? Puso o baga? Puso at baga. Puso. Puso. Hindi, baga ako. Ang binubuhay po talaga natin sa pagbibigay ng CPR is yung brain. Wala sa choices. Ano ba pwede nating gawin kapag na-choke ang isang patient? Magkaiba ang patient sa victim, ha? Kasi patient is mayroon siyang nararamdamang illness. Si victim kasi is ano bang victim? Victim of fire, victim of accident. Pag victim po ng pag-ibig, ha? Yon. Victim of love. Bakit broken ka ba? Hindi ako broken, nagtatanong lang. Victim ako ng pang-ibig sa'yo. Yon. Kapag nakita natin ng patient na ganun, pangayin natin si sir, titignan natin kung may bara. Tapos kapag hindi mo siya makita at sobrang lalim ng bara niya, dito mo nagagawin yung Heimlich maneuver. Okay, sa pagbibigay ng maneuver is open mo yung legs ni sir, tapos nakasupport siya sa hita mo, and yung isang paa mo sa likod, yun naman ang pang-suporta mo para sa sarili mo at saka sa patient. Ang pagbibigay ng Heimlich maneuver ay dito po siya nakasentro. Itong thumb na to, this one, yun ang ilalagay natin sa center of the chest. May matigas dito sa ilalim nun. San dito sa akin? San dito? Yan. Yan, sir. Sige, miss. Ito, ito po. Basta ma-flex. Matigasin po sa ito. Wala akong magawa. Kuya dito. Yan. Hindi siya paloob, kundi paangat. Paangat. Okay? Pataas. Okay? Ay, bubuhatin. Opo, pag ano. Sa pang... So, kunwari, nakaganon na ako. 1, 2, 3. Pag nasa ano ka na, sitwasyon ka na, kaya mo siya buhatin. Oo, pag kumain ka na karne ngayon, gigigil ako sa'yo. Dahil nga nag-choke yan, eventually, mawawala na malay yan. So, pag nawala na malay yan, pwede natin siya higa. Kahit di pa natanggal yung karne. Yes po, chest compression.
So habang nag-chest compression tayo, inaangat niya yung kung ano man yung naging obstruction doon sa lalaki. Sir, bago tayo mag-CPR, i-determine muna natin kung yung tao kasi ay conscious or unconscious. Baka mamaya kasi yan ay lasing lang. Bigyan niyo siya. Chino! Chino yan. Chino yun. May dalawang klase ng CPR. Yung isa yung CPR na magbibigay tayo ng 30 chest compression. After ng 30 chest compression, magbibigay tayo ng 2 rescue breaths. Dapat yung head tilt natin siya. Head tilt, chin lip. Okay, tapos pipinch natin yung nose. So napansin nyo, na nagbigay ako ng blows, binibitawan ko rin yung pagpipinch ng nose sa kanya. Pag nagbigay tayo niya ang dalawa, balik tayo sa 30 chest compressions. Ibang cycle po yan. Ibang cycle. Hanggang hindi siya nare-revive or hindi siya nagre-response. Paano mo malalaman na yung pinaka-center of the chest? Pinaka-madaling palatandaan is isang dangkal from puso. Tapos mo yung damit ko yung ligita. Sige nga, ipatingin nga lang. Ito. 1 to 30. 5 cycle. Miwag na lang. Parang natanggal na yung puso. After nang bigay ka masyado ng blues, mabigat! Tapos ulit po. Hindi, hangin! Ah, dito. Okay, takpan ilong tawa po, no? Hindi, galing. So, guys, nandito na tayo sa mga baby. Ngayon, kung magbibigay tayo ng back blows, dahil nag-chokin yung baby, make sure na yung daliri natin naka-open para hindi natin natatakpan yung ilong saka yung bibig ng baby. So, yan lang siya. Tataog natin siya. Tapos, medyo baba natin yung head part ng baby saka tayo magbibigay ng back blows. Back blows. So, ang back blows natin, nagbibigay tayo ng back blows pero padaos-os pa baba. Hindi yeah. Po pataktak ha. Meron po kasi nagbibigay back blows. Mababaon. Pero pang ano po to eh? Pang pour? Pag medyo malaki-laki na po ng konti, ano ba mga 2-3? Paano pong hawak sa kanya? Pwede yan. Okay, sa CPR, kapag yung ating baby ay nawalan ng malay. So, paano man check yung consciousness ng baby, tigil po natin yung paa. Ngayon, pag hindi siya nag-react, ibig sabihin, wala siyang malay. Kailangan po ang CPR po ay walang hininga at walang pulso. Ang pag-check ng pulse ng baby, dito po tayo sa brachial. So, dito po siya. Kapag carotid naman po, ito po yung inyong tenga, ibaba nyo lang na body sa leg nyo. Pakinggan nyo po kung may nararamdaman po kayo. Meron po kasi. Sir, wala! Bali, 2 fingers lang po. Tapos yung center of the chest. Hindi po siya nakatusok ha. Nakalapat pa rin siya. So, 30 chest compression din po. Pag naka-30 na po, magbibigay tayo ng 2 rescue breaths. So, paano yung pagbibigay ng 2 rescue breaths sa baby? Unlike sa adult, dito tayo kumukuha ng hangin. Sa baby po, dito lang po. So, ito lang. Lang na parang umihip lang. Unlike sa adult, nag-pinch ako ng nose. Pero sa baby, hindi. So, ganun din po. 5 cycles after giving 2 rescue breaths, balik tayo sa 30 chest compression. Okay, ito, halimbawa, bibigyan ko ng scenario si B. Ito yung baby. Nawalan siya ng malay, pero may pulse. Anong gagawin mo? Nawalan ng malay, pero may pulse. Titingnan natin kung ano muna. Ayaw talaga, no? Nawalan ng malay, pero may pulso. May pulso, so hindi CPR yun eh. Choke? Wait lang, nawalan ng malay, pero may pulso. Wait lang, sis. Nawalan ng malay, pero may pulso at saka hindi kaya tulog lang? Kunyeta ka! Oh, ang galing mo. Tulog lang si baby. Gogi, yung tulog mong tiko na ba? Papay nga yung bata. Nakugulat. Ano ginagawa sa akin ng nanay? Oh, ikaw, next. Bigay ko sa'yo senaryo. Kong, halika dito. May bata. May bata kang tutulungan. May pulso siya, pero walang hangin. May pulso, pero walang hininga. Okay. Hala. May pulso. May pulso, pero walang hangin. Okay. Walang pulso. Hangin. Walang hangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May pulso nga eh. 11. Ay, walang hangin. Sir, kayo na po. May pulso, walang hangin. Ano nangyari sa kanya? Nabilaukan? 1, 2. Tapos, babalik ko po siya. Che-check ko. Ilang back blows po bibigay ko sa kanya? Rescue breathing lang yun, sir. Ah, gaganon lang, babe. Ah, hindi kailangan back blows. Ano yung nangyari? Nakalimutan niya huminga. May ganun po. Pero may pulso siya. Ay. 1,000. Okay, sa matanda, titignan natin kung may pulso. Dito natin yan. Yan. Wala. Ngayon, check mo ngayon yung hininga. Wala!
Walang ganto. Walang ganto. Wala, wala. I think I'm a princess and you're my prince. Pero ito nga, walang hininga, walang ganya, walang ganon. Kung ano yung pinakamalakas mong kamay, hahanapin mo ngayon yung gitnang lubog na yan. Ang gagawin natin ganito. Tapos, yan. Staying alive, staying alive. What? One, ay, sorry. Pagalawa lang. Gising na, gising. Okay, 30. Pagka 30, yeah. Tapos, oh, ganyan. Tapos, 30. Staying alive. Staying alive. 30. Let's go ulit. Aalisin. Ganon. Tapos, hindi, wala pa rin po eh. So, gising na siya. Well, equipped na ako. Kung ano man, alam ko ano yung gagawin ko. Pag pero, wag naman. Bakal meron. Napangod ka. Ayan, mga sir, thank you so much sa lahat ng naibigay niyo sa aming informasyon. Hindi naman namin yan magagamit in Jesus' name dahil safe and ano kami lahat. Mga VVs, maganda na meron kayong mga basic life skill, diba? Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyari. Ilang araw po ba kapag nag-training talaga sa inyo na gusto talaga maalam na ano? Umatin ka nga sa ganyan lab. Para talaga maalam na maalam ka. Every Sunday. Dapat dalawa tayo para ano, kung wala ako, andyan ka. Lalo yung sa mga bata. Sa inyong biggest fear ng magulang eh. Nilalagnat, kapag nag-choke, kapag na-aksidente sa bike, nabalian, nauntog. Ano yung dapat gawin? So napaka-importante na alam mo kung ano yung dapat mong gawin, di ba? So, thumbs up. I'm ready to rescue. Thank you po. Grabe mga babies, ang dami palang mga emergencies talaga na pwedeng mangyari lalo na sa mga babies natin. Buti na lang, pagdating sa skin irritation or rashes, panatag ang loob ko dahil sa Pampers. May built-in silang technology na lotion with aloe na tumutulong na mag-protect o maging additional barrier para sa mga bum-bum nila. At bukod dyan mga babies, bawas na rin yung pag-check ng pag-check sa diaper at kaba, kaya uninterrupted ang bonding times namin. Kaya mga babies, sa kapwa kong parents, say hello to Pampers. At syempre gusto ko rin magpasalamat kila kuya. Grabe, nagkwentuhan kami bago sila umalis dito. Sobrang natouch ako kasi mga volunteer sila. Wala silang sweldo. May mga work talaga sila sa umaga. Pag-uwi nila galing opisina, imbis na magpahinga sa bahay, andyan sila para kumuha ng mga calls or ng mga rescue or tumanggap ng mga ire-rescue. Kaya God bless sa inyo mga kuya. Sana lagi po kayong safe. At ang Panginoong Diyos na ang magbibigay sa inyo ng balik. Ayan. Yun lang mga babies. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye mga babies!